Mga ka-farmers, magandang araw at welcome po dito sa ating YouTube channel. So ngayong araw mga ka-farmers ay andito tayo sa ating area. Ito po sa ating taniman. So yan, mga ka-farmers, update ko lang po kayo sa aking 25 days old na ampalaya mga ka-farmers. So yan mga ka-farmers, nagsisimula na po silang gumapang pataas. Bale yan mga ka-farmers. Kung mapapansin nyo mga ka-farmers, hindi sabay-sabay yung paglaki. Yan, katulad nito mga ka-farmers. So kasi mga ka-farmers, ang bali ang ginawa po namin dito ay direct seeding. Kaya hindi po siya pantay-pantay. Gaya nito mga ka-farmers, maliit pa. Kasi yan yung hindi nabuhay mga ka-farmers, tapos sinulitan na lang namin. Kaya kung napapansin nyo yung iba, ano na, gapang na. So, bari nakalapas na sila dito sa pangalawang lupit na nilagay natin mga ka-farmers. Ito, gagapang na sila dyan papunta sa pangatlo. Tapos masampa na mga ka-farmers. Kaya, bale, meron na rin mga ka-farmers tayo nakikita dito ng mga maliliit na bunga yan mga ka-farmers, yun yung mga unang bunga nya. Pagka ganito mga ka-farmers ay nakakatuwa na meron na tayo nakikita ng bunga. Yung mga unang bunga mga ka-farmers ay hindi tayo nagtanggal kasi sayang mga ka-farmers, binigay yan sa atin, subat po natin yan tatanggalin. Kasi yung iba mga ka-farmers ay yung napapanood ko po sa YouTube. Yan mga ka-farmers. Nagtatanggal po sila ng mga bunga mga ka-farmers, yung mga unang bunga. Para daw mas lalo pang gumanda yung kanilang ampalaya mga ka-farmers. So sa akin mga ka-farmers, hindi kasi lahat na lahat tayo mga farmers ay mayroong kanya-kanyang technique sa pagtatanim mga ka-farmers. Tayo hindi po. Hindi tayo nagtanggal kasi sayang, binigay yan sa atin, so ba't po natin yan tatanggalin. Biyaya yan mga ka-farmers. So yan mga ka-farmers, may napansin na naman ako dito ng isang bunga. Yan. Mababa pa siya mga ka-farmers, may bunga na. Yan siya mga ka-farmers. Ang edad ng ating ampalaya mga ka-farmers ay 25 days. Ayan. Dito mga ka-farmers ay grabe ang hangin, malakas. Ayan. Buti nga po at hindi natuloy yung bagyo. Kasi dito mga ka-farmers sa Bicol, sa Luzon, sa probinsya po namin, sa Camarines Province mga ka-farmers ay meron tayong low pressure. So nagpapasalamat na lang po tayo at hindi natuloy yung bagyo mga ka-farmers. Kasi kung natuloy yun mga ka-farmers ay sayang naman yung ating pinaghirapan. Masasayang yung ating tanim mga ka-farmers. Bale yan mga ka-farmers, kung mapapansin nyo po, ito pong aming area ay hindi po kinaya ito ng araro yung traktor. Kasi nga po grabe ang kahoy na malalaki. So gaya na lang nito mga ka-farmers. Yan, kaya hindi inayawan po ito ng magta-traktor. Kasi nga yung kanila daw na ano, talim ng traktor ay masisira. Kaya so ganito na lang mga ka-farmers yung ginawa namin, oh. Yung ganyan. So bali ang tawag namin dito sa Bicol ay bayo po. Yan, so bali isa-isa lang, isa-isa naming binayo po yan mga ka-farmers.
manumanong bungkal. Yung ginamit namin pamungkal dyan mga kapormasya ay pala lang. Kasi po kung hindi po natin bubungkalin yung lupa, mahihirapan yung ugat. Mahihirapan na makalakbay. Kaya hindi siya masyadong, hindi siya gaganda yung ating ampalaya mga kaparmers kung hindi natin binunggal yung lupa. So yan mga kaparmers, sa awa ng Diyos, medyo maganda na yung aming tanim mga kaparmers. So bali nakakatuwa po yung ganyan. Ayan. Meron na din po tayo nakikita ang maliliit na bunga mga ka-farmers. Siguro mga 3 linggo pa mga ka-farmers ay magha-harvest na rin kami dito mga ka-farmers. Mga 3 linggo pa mga ka-farmers ay nandito na yan. Nakasampa na yan dito sa mga yung nilagay nating nylon. Ayan. So bali ang ginawa namin dito mga ka-farmers ay ganito lang. So ang nilagay namin mga ka-farmers dito sa ibabaw ay banana twine. Ayan mga ka-farmers. Sa ibabaw ay banana twine. Tapos dito mga ka-farmers ay lalim ay ayan. Yung mga nylon para malaki yung ano niya yung sasalo dito sa banana twine, medyo malaki para kahit magibat yung dito mga kaparmers, sasampa kayang kaya niya mga kaparmers, kasi meron pa tayong nilagay ditong tire wire dito mga kaparmers, meron pa yung tire wire. Tapos meron pa rin pong lubid, ayan yung pinagtatalian itong mga banana twine na ginawa nating dingding mga ka-farmers. Tapos dito sa baba mga ka-farmers ay yung ibang mga farmers kasi mga ka-farmer ay yung paggagawa nila ng dingding ay hanggang dito sa baba. Yan. So sa atin mga ka-farmers, kung napapansin nyo po yan, single lang na banana twine. Isa lang yan mga ka-farmers kasi simula dito sa baba hanggang dito sa pangalawang lubid mga ka-farmers ay ipoproning natin yan mga ka-farmers. So kaya dito lang po tayo nagawa ng dingding. Simula dito hanggang dito sa taas. So parang half body lang siya mga ka-farmers. So ganun lang po yung ating ginawa. Lahat po tayong mga farmers ay may iba-ibang technique sa pagtatanim mga ka-farmers. So bali mga ka-farmers, update ko na po kayo. Update ko rin kayo sa aking talong. Ayan, punta tayo dun sa aking talong mga ka-farmers. Sa mga ka-farmers. Ayan, limot na ako mga ka-farmers kung ilang araw na itong ating talong mga ka-farmers. Kasi dito tayo nakapokus sa ating ampalaya kaya medyo napapabayaan natin itong talong natin mga ka-farmers. Yan, meron siyang sakit. So itinanong ko na po ito kay Sir Greggy Farmer. Kasi po yung kanyang mga bunga, ayan mga ka-farmers kung napapansin niyo po, wala na siyang bunga at wala rin po siyang mga bulaklak mga ka-farmers. Kasi nga po, ayan ginawa ko na po ito ng video nung nakaraan. Nagtanong po ako kung bakit na bubulok yung maliit na bunga at naglalagas yung mga bulaklak niya mga ka-farmers.
Ayan. Kung mapapansin nyo po mga ka-farmers, oh, wala po yan, ano, walang, wala siyang mga bulaklak kasi nga po naglalagas yung bulaklak niya. So itinanong ko po ito kay Sir Gregie. Sir Gregie Farmer, kung bakit ganun. Sabi niya po sa akin ay fungus daw. Ayan, pinasok po tayo ng fungus mga ka-farmers. So bali mamayang hapon siguro mga ka-farmers ay mag i-sprite tayo dito. Ayan mga ka-farmers, pinasok din tayo ng shoot borer mga ka-farmers. Ayan mga ka-farmers, nalanta na yung talong natin mga ka-farmers. Ayan, shoot borer yada to mga ka-farmers. Putulin lang natin, titingnan natin kung may uhod. Wala naman mga ka-farmers. At naninilaw na din yung mga dahon niya mga ka-farmers. Ayan, tanggalin natin yung mga dilaw na dahon na yan. Pinasok tayo ng pungkus. Bali mamayang hapon mga ka-farmers tayo ay mag-i-spray dito ng fungicide. So bali yun lang mga ka-farmers, bali na i-update ko lang kayo dito sa aking talong at aking ampalaya mga ka-farmers. So hanggang dito na lang mga ka-farmers, maraming salamat po at God bless.